Ayan, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, sa aming mga viewers sa gabi pong ito. Hindi po ay nagbabalik ang ating program na ito sa Youth I Will Go. This is your host, Louie Santiago. And ito po muli tayo sa ating program every Sunday night, 7 p.m. Ito po ang Teen Talk. Okay, at sa gabi pong ito, muli ay nagagalak po ang inyong lingkod na makapag-host sa ating programang ito. At makakasama ko po ngayon ang ating mga masisigasig na kabataan. At nais ko pong tawagin sila isa-isa. Nandito po si Brother Ilishan. Ayan, Brother Ilishan, bumati ka sa ating mga viewers. Magandang gabi po sa ating lahat, sa ating pong mga viewers. Ayun, maraming salamat, Brother Ilishan. At ganun din naman si Sister Nika. Ayan, isa pong pagpalang gabi sa atin po at sa mga viewers po, pagpalain po ang lahat. Okay, thank you so much, Sister Nika. And finally, ang ating pong magiging guest speaker ngayong gabi, mamaya ko po siya ipapakilala sa inyo ng lubusan. But please meet Sister Naismith Grace Kaliwagan. Hello po sa ating lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. God bless po sa ating pong papanood natin po online ministry ngayong gabing ito. Ayun, maraming salamat. At bago po tayo magpatuloy sa ating programa, ay tayo po ay pangunahan ng pambungad na awit ng ating pong isang kabataan, si Brother Ilishan. Ayan, nagkaroon lang po siguro ng konting problema sa internet ni Brother Ilishan, pero muli po siya nagbabalik ngayon. Sige, Brother Ilishan, ikaw ang magpe-pray sa atin. Tayo po ay manalangin. Ang naming Diyos, Diyos na mga pangyayahan po sa lahat. Noon, sa gabi pong ito ay kami po ay nagbabalik ng papuri sa iyong dakilang pangalan. Muli po ay kami po ay nagpapasalamat sa inyo dahil kami po ay nagkaroon ng programa ngayong gabing ito. Salamat po sa gabing ito na kami po ay nagkaroon ng gantong programa. Minoon, kami po ay madalangin sa inyo na nawa po ay ang atin pong mga viewers ay nawa po ay sila po ay maraming matutunan sa gabing ito. At dinadalangin ko din po ang atin pong speaker na gabayan niya nawa po siya sa kanya pong mga sasabihin. Madami nawa po kaming matutunan at nawa po ay ito po ay aming may isa kabuhay at nawa po ay ito po ay aming magamit sa amin pong pang-araw-araw na pamumuhay. At Panginoon, kami po ay humingi ng tawad sa inyo sa amin pong mga nagawang mga pagkulang at pagkakasala sa inyo. Muli po ay kami po nagpapasalamat sa inyo sa gabing ito na kami po ay inyong ingatan. At Panginoon, salamat po sa pagdinig ng aming panalangin. Dito lang pong aming hiling at dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, maraming salamat, Brother Ilishan, sa iyong pagbukas ng pintuan ng langit
pamamagitan ng iyong napakagandang panalangin. Ngayon po ay hatotonghayan natin ang isang tanging bilang na ipagkakaloob ng isa sa ating staff ng Youth I Will Go, ng kabataan, Sister Nika Esther Aike. Amen. Praise God, Sister Nika, sa napagandang diwa ng awit na iyong nandog para sa ating programa sa gabing ito. At bahagi ko po sa gabing ito ay pakilala po ang ating tagapagsalita. Siya po ay aking kaibigan sa AUP at siya po ay aking choir member sa amin pong choral group na Regent Square Choral. At ang kanya pong kursong kinukuha sa AUP ay Bachelor of Physical Education. At siya po ay incoming fourth year na. And proud to say na siya po ay working student. Napakasipag po nitong ating speaker na ito. Nakikita ko siya lagi dati na talagang matyaga sa pagtatrabaho. Dati ako din po ay naging working student. Kaya ako po ay hanga at bilib sa aking mga kasamahan na naging working student. At ang ating pong tagapagsalita ngayon ay 23 taong gulang at siya po ay nakatira sa Kalima. Ito po ang kanyang home province. Siya po ay taga Kalima, Pola, Oriental, Mindoro. At ang ating pong tagapagsalita, wala pong iba kundi si Sister Naismith Grace Pakaliwanag. Tama ba ang aking pagkabanggit ng apelido? Pagkaliwagan. Pagkaliwaga pala. Sorry. Ayan. Okay, bigyan na po natin ang panahon sa kanya. Okay. Ayan, so magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, sa ating pong mga online viewers. Magandang gabi po sa ating lahat. Isa pong malaking pagpapala at opportunity sa akin na ako po'y makapagbahagi sa inyo. May imbitahan para maging isang instrumento ng Panginoon ngayong gabing ito. So ngayon po ay tayo po ay mag-aaral ng atin pong ito pong atin pong pag-aaralan ngayong gabing ito ay akin pong nakuha sa isang libro na napakaganda po talaga at akin pong nirecommend sa lahat po ng kabataan natin po itong basahin. Ito po ay may pinamagatang Daring to Ask for More. Ayan. So ito po ay magmumula sa chapter 9 and ang title po ay Overcoming Distraction Dilemma. So, let me share. Meron po akong ditong PowerPoint. Let me share with you. Ayan. So before we start, let us pray. Bow down our heads as in the word of prayer. So let's pray.
Dakila namin, Diyos, pinupuri ka po namin, Panginoon, sa gabing ito. Maraming maraming salamat po, Ama, sa pagkakataong ito na kayo pinakapagpuri at makapagpasalamat sa inyo at magmuli po, mag-aral po kami ng iyong banal na salita. Hinihiling ko po, Panginoon, na po kami samahan at patuloy po ng banal na Espiritu po ang siya manguna sa amin, Panginoon. Please, Lord, speak to us personally and help us, Father, to become receptive in thy words this evening. And, Lord, may you open our hearts and minds as we ponder your words this evening. And use me, Father, and may your name be lifted up and not my name, Father. Thank you, Lord, for the assurance that you will hear and answering our prayers. In Christ's holy name we pray. Amen. So, ayan, ngayon po ay akin na pong i-share ang akin pong screen para makita po natin ang aking PowerPoint. Ayan, so. Ayan, nakikita niyo na po ba ang aking PowerPoint? Nakikita na po ba, Brother Louie? Nawala Sister Grace yung iyong PowerPoint nung change ka ng tab, pwede pa kayo ulit mo ng pag-share. Ah, okay. Sige. Ulit. Like, ulit natin. Okay. Ayan. Okay na ba? Nakikita niyo na ba? Ayan. Nakikita. Ayan. Okay na po. Thank you so much, Brother Louie. Ayan. So, overcoming the destruction dilemma. Putting life's priority in proper order. Ayan. So, bilang mga kabataan, sino ba ang dito nakakaranas ng mga distraction sa buhay? Diba? Halos naman lahat tayo, diba? Meron tayong mga experiences na meron tayong mga times na tayo ay distract. At dahil sa mga distraction na yon, tayo ay naliligaw ng landas. At hindi natin nakukuha agad at nakakamtan yung goal natin. So ngayon, pag-aaral natin ngayong gabing ito kung paano natin ma-overcome yung distraction na yan na siya rin naging dilema sa ating buhay. At ngayong gabi din, atin ding matututunan kung paano ba natin maipuput o yung ating mga priorities in a proper order. So ayan, samahan niyo po ako sa ating pong pag-aaral ngayong gabing ito. Ayan, so ang ating pong main key text ay matatagpuan sa Luke Chapter 10, verse 41 to 42. It says here, "And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things, but one thing is needful, and Mary hath chosen the good part, which shall not be taken away from her." So ayan, ito po yung story ni Jesus at nung siya ay bumisita doon sa bahay ni Martha at ni Mary. Ano? And also, sa mga hindi pa nakakalam ng story na ito, sige, akin itong i-summarize sa inyo. I-summarize sa inyo, ano? Para tayo ay magkaroon ng background. Ano? Ito ay, nung si Jesus ay naglalakbay sa, papunta siya sa at siya ay napadaan doon sa bahay ni Martha sa isang village, ano? And sa kanya paglalakbay doon ay kumatok siya sa bahay nila. At talaga namang winelcome agad siya nitong si Martha. Si Martha ay isang masipag, siya ay kapatid ni Mary. So, nung nakita naman to ni Martha, si Martha ay siya ay abalang-abala siya sa kanyang pagluluto, sa pag-aasikaso, sa paglilinis ng bahay. Ganun siya, busy-busy itong si Martha. Pero itong si Mary, siya ay umupo sa paanan ni Jesus at siya ay matamang nakikinig sa mga sinasabi ni Jesus Christ. So makikita natin yung dalawang personality, yung pinagkaiba ng ugali nitong si Mary at si Martha, ano? Ngunit sa kabila ng mga kabisihan itong si Martha, ay siya ay nagsabi sa ating Panginoon. Sabi dito sa verse 40, sabi, "But Martha was cumbered about much serving and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me." So let me paraphrase this words na sinabi ni Martha. Sabi, "Panginoon, ako'y abalang-abala dito sa kusina at ako'y naglilingkod, nagluluto.
Iyan siya, kapatid kong si Mary naman, eh walang ginagawa at yun lang nakaupo sa tabi mo. Maari niyo ba siyang sabihan na ako'y tulungan dito? Upang mabilis na matapos tong gawain? O diba, na ganun yung sinabi ni Martha kay Jesus? Ano, ganun yung pagkakasabi niya. At ano yung sagot ni Jesus? Ito nga yung ating main key text. Ang sabi ni Jesus kay Martha, 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 thou art careful. Bakit ka Martha, Martha? Bakit ka naman Martha nababalisa? At ikaw ay ganyan din, ikaw ay abalang-abala. Ba't hindi mo gayahin itong kapatid mo na mas pinili niya na siya ay umupo sa aking tipilin at makinig. At yun yung bagay, sabi dito sa last part, yun yung isang bagay na hindi maalis mo kay Mary. Yung pakikinig niya kay Jesus. At yun yung naging dahilan din kaya si Mary ay naging isang disipulo. Ano? Siya ay naging follower ni Jesus Christ. So ngayon, tayo magpatuloy, ano? Ngayon, sa mundo natin, bilang mga kabataan, maraming mga tao ngayon ang siyang nagsesearch sa magic key. Ano kaya yung mga magic key na yon? Key to unlock the door to success, fame, and fortune, di ba? Ngayon, maraming mga tao ang naghahanap ng mga susi para magkaroon sila ng success, ng fame, ng swerte, kung paano maging swerte sa buhay, ano, paano magkaroon ng kayamanan, ano, mga yan. And also, ano pa, key to finding the right spouse or right person sa mga kabataan, kung paano ba makahanap ng right person, yung tamang tao para sa atin. Minsan, we are searching din sa ganyang mga susi. And also, keys to living happily ever after. Paano nga ba mabuhay na merong kasiyahan, no? Yung habang buhay ka ng masaya. Ano? And also, keys to raising smart children. Marami rin tayo mga magulang at mga kabataan na nangangarap sila na gusto na lang malaman kung paano nga ba, ano ang susi para magkaroon tayo ng anak na matalino. And also, keys to staying young and beautiful. Ayan, sa mga kabataan, lalo sa mga babae, tayo ay isa sa mga gusto lagi na mga makapili ng mga trending ng mga products ng mga iba't iba natin mga ginagamit, cosmetics, ano, para tayo ay maging maganda at magmukhang bata. Pero ano kaya yung isa bilang isang mga kabataan, ano yung kailangan nating na susi para magkaroon tayo ng tagumpay at hindi tayo ma-distract sa ating buhay? Ano kaya yon? The word of God. Ayan. Above all, God has given us specific keys for success. And this is the Bible. Is the key to have success in life. Ano? We all know that the Bible is the universal book. And lahat ng ating mga pangailangan, kung ano man yung ating gusto mong advice, kung gusto mo ng kaalaman sa history, sa love life, sa buhay, kapag ikaw ay may problema, kapag ikaw ay natatakot, kapag naman ikaw ay nagkaroon ng failure sa buhay, di ba? Napakarami. Pero lahat yan, matatagpuan mo sa ating Biblia. Napaka-powerful ng Bible. And also, sabi dito, the Word of God is powerful, working its purpose in our hearts. Ayan. So, it's also make us wise. Ito yung mga benefits natin makukuha sa Word of God. Gives understanding. Matutagpuan to sa Psalms 119, verse 130. It gives life. Ayan, buhay kapag tayo ay nawawala ng pag-asa. Gives joy. Ayan, pag tayo naman ay piling natin, ay tayo ay malungkot, nag-iisa. Sa pamamagitan ng Biblia, tayo ay makahanap ng tunay na kagalakan. And gives strength to the weak. Pag tayo nanghihina, dito tayo kukuha ng lakas. Gives comfort to the discouraged. Gives guidance sa ating buhay. Kapag hindi mo alam kung anong purpose mo sa buhay, kung saan ka patutungo, dito lang tayo tumungo sa Biblia. Ituturo sa atin ng Bible kung ano ba yung right path na dapat nating tahakin. And also, it brings peace.
Ayan, kapag tayo ay nagugulumihanan, we are troubled, we are so worried, gusto ng Panginoon na doon tayo kumuha ng kapayapaan sa kanyang mga salita. And gives freedom, brings salvation to the lost. And this Bible and the Word of God has the promises para sa atin. And yung mga promises na yun, yung mga katulong para tayo ay manatiling victorious. Ayan, so patuloy tayo sa ating pong pag-aaral. Ngayon, alam natin na sa ating mundo, at lalo na ngayon na tayo ay namumuhay, nabubuhay sa last day events. Marami na natin tayo nakikita na mga signs pagdating ng Panginoon. At ngayon, alamin natin at alam natin na si Satan at ang kanyang mga angels ay merong agenda. Meron silang plano para tayo ay i-distract, para tayo ay iligaw ng landas, para tayo ay huwag magkaroon ng matibay na pananampalataya at relasyon sa ating Panginoon. At nang sa ganun, hindi rin tayo makapaghanda sa pagbalik ng Panginoong Jesus. Diba? So, ano nga yung agenda o plano ng kaaway sa atin? Ngayon ating alamin. The agenda or plan of Satan and his angels for us is to keep us from forming an intimate abiding experience in Christ. Ayan, gusto naman pala naman ni Satan at ng kanyang mga angels na magkaroon tayo ng intimate abiding experience in Christ, di ba? Yun yung gusto nila. Pero, sabi dito, they will exert double effort to distract us from gaining hold of their Savior and maintaining a vital connection throughout their day. Ano? Bakit nga ba yun pa yung mga, yun yung kanilang, ano, dun sila may plano, dun sa mga may intimate relationship at abiding experiences in Christ. Hindi dun sa mga tao na walang ganong experience, walang ganong relationship sa Panginoon. Bakit nga ba? Dahil, bakit pa ba nila kukunin or sisilain or itutuksohin yung mga tao na wala naman sa Panginoon? Ibig sabihin, sa kanila na yon, 'di ba? Kampi na, kakampi na sila ni Satan. Pero ang kaaway ay gumagawa ng double effort dun sa mga taong tapat, dun sa mga taong nagki-keep, sumikap na magkaroon ng abiding experience with Christ. Ano? And ating tingnan paano nga ba tayo dinidistract ng ating kaaway, lalo na ngayon sa ating modern generation? By keeping us busy in all non-essentials of life and invent unnumbered schemes to occupy our time and attention. Ayan, sa ating pagiging abala sa mga walang kabuluhang bagay sa ating buhay. Ano ba yung mga yon? Like, minsan sa pag-TikTok, sa pag-Facebook, sa pag-YouTube, paghapon na lang tayo nanonood ng YouTube. Ayan. Ano pa mga bagay? Sa paglalaro ng ML. Ano pa? At sa iba pang mga bagay na walang kabuluhan. Ano? By temptations. Ayan, napakarami ng mga tukso ngayon. At yun pala, yung isa sa mga tukso na yun, yun yung paraan ng kaaway para tayo i-distract sa ating pananampalataya. Para tayo hindi magkaroon ng chance na magkaroon ng kaligtasan at napasama doon sa langit na bayan. Marami. At bilang mananampalataya, asahan mo maraming mga tukso. Maraming mga pagsubok. And ngunit, meron ang pangako ang Panginoon sa atin, di ba? Na hindi niya tayo iiwan. At yung mga pagsubok na yan ay siyang instrument din. Pinapahinturot ng Panginoon para tayo ay mas maging matatag sa ating pananampalataya. Para ma-test din ng Panginoon kung gaano tayo kasigasig sa ating pananampalataya. Next, by being workaholic. Ayan, minsan, kahit ako po, and marami dito mga working student na may mga times na talaga pong sub-sub na kami sa trabaho. Minsan, overworked na kami. Nagiging workaholic na kami. And totoo po na sa mga experiences ko, totoo na kapag tayo ay distracted sa mga work natin, sa ating mga academics, sa ating career,
we are working hard. Yun ay yung paraan ng kaaway para tayo i-distract. Para hindi ipaalala sa atin na merong Diyos. Na para ating makalimutan na we need to take time, to spend time personally with God. Para mag-search ng kanyang salita, para mag-take time to pray. To pray. Ano? So, lahat po tayo dyan ay victim sa pagiging workaholic. And also, overstimulating our minds so that they cannot hear. Ito yung pinaka-dangerous. At dito sila talaga pinopoint out yung lahat. Sina Satan, gumagawa talaga sila ng extra effort here para yung ating isipan ay mapuno ng mga bagay. Yung isip mo ba ay ikaw ay troubled, parang depressed, yung overload yung isip mo, hindi ka makaitag-isip ng tama, hindi ka makapag-decide ng ayos sa pasarili mo. Ganun yung kinikip. Pinupuno talaga mismo ng kaaway yung ating isipan. At sa ganun, hindi natin marinig din yung small voice ng Panginoon para tayo muling kanyang ma-regain. Ano? Matulungan. Minsan, tayo ay nagiging bingi sa salita ng Panginoon kapag tayo tinatawag ng Panginoon. Diba? So yan, yung mga ginagawa ng kaaway para tayo ma-distract. And also, keeping us from praying from one another. Ginagawa din ng kaaway, distraction din to, para tayo ay hindi makapanalangin para sa ating kapwa. Na tayo ay mag-pray lang para sa ating sarili. Naging selfish tayo. Diba? Sabi niya, the most powerful prayer is to pray for your brothers and sisters. Napaka-powerful ng panalangin na yun. Now, we are caring. We are showing our love, our care by praying for our brethren. Pagamat marami po tayo mga hindi tayo yung magkakaroon ng kakayanan para sila matulungan, pero naniniwala po ako na sa pamagitan ng panalangin, malaking matutulong nito sa atin pong mga kapatid. So, we should be careful sa mga distraction na ito na ginagawa sa atin ng kaaway, lalo na sa ating mga kabataan ngayon. At ako po talaga ay, ako din po ay, aminado sa akin sarili na ako rin po naging biktima at nakaka-experience po ng mga gatong distraction sa ating buhay. Ngayon naman po. At ngayon din, dinistract din tayo ng ating kaaway sa pagmamadali natin. Minsan tayo ay nagmamadali sa pag na makatapos na ng pag-aaral. Nagmamadali tayo na magkaroon ng boyfriend, magkaroon ng girlfriend. Nagmamadali tayo sa nasundin yung ating mga choices over the will of God. Nagmamadali tayo kung ano yung ating magiging future. Diba? Pero iniiwasan ng kaaway na tayo ay magkaroon ng fully commitment sa Panginoon. Diba? Gusto niya na tayo ay mag-rush here and there, na lahat ay tayo ay fully distracted at hindi natin alam kung ano ang sunod ng step. Hindi mo na alam kung ano ang sunod mong ang gagawin. Diba? Yun yung gusto ng kaaway. At sa pamamagitan nun, minsan, yun yung dahilan kung bakit tayo napapalayo sa Panginoon. This is really happening to us. Especially to the young people. But sabi po dito, Satan doesn't mind if our lives are consumed in ministry or service to God, like Martha. As long as we don't have the time to sit still at Jesus' feet. So gusto ng Panginoon ng kaaway na tayo maging kagaya itong si Martha na abalang-abala sa paglilingkod, abalang-abala, busy. Ano? At yung kanyang isipan ay talagang troubled. Pero ang gusto ng Panginoon, tayo ay umupo sa kanya muna, tabi at makinig sa kanya. Maalala ko nga yung sabi
lagi dun sa PIC. Enter to worship and depart to serve. Laging mauna yung pag-worship natin sa Panginoon. Laging unahin natin yung Panginoon bago tayo mag-serve to our fellow men. And because sometimes, kapag tayo ay nag-serve at hindi natin inuna yung Panginoon, iba yung main goal mo. Iba yung iyong perspective. Iba yung iyong tawag nito. Yung purpose mo kung bakit mo ginagawa yun. And kapag ganun yung ating mga mindsetting na hindi tayo agad na we are not listening to the word of God, we are not seeking God in our life, madalas hindi tayo naging effective na servant, na minister ng Panginoon. Sabi niya, hindi iniisip ng kaaway kung gaano tayo ka-busy sa ministry, sa service sa Panginoon. Ang kanyang pinupursige, ang iniisip ng kaaway ay no, magkaroon tayo, mawalan tayo ng panahon sa ating Panginoon. No, diba? Pwedeng mangyari yon. Pero atin, sa ating pag-aaral pa, ating tunghayan, magtig pa tayo kung paano tayo natin malalampasan ang gantong dilema sa atin. Lalo na sa ating paglalakbay bilang mga Kristiyano. Ano? Ngayon, sabi sa John 15 verse 5, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Diba? Pwede tayo makapag-preach na wala sa atin ng Holy Spirit. Pwede tayo makapag-serve na, wala, na hindi tayo naka-abide sa ating Panginoon. Diba? Pwede nang mangyari lahat ng iyan. But sabi dito, kapag tayo ay wala sa ating Panginoon, at hindi tayo naka-abide sa Kanya, hindi tayo, wala tayong communication sa ating Panginoon, wala tayong nagagawa. Hindi tayo magbubunga. Pero sabi sa John 15 verse 5, kung tayo ay nakasanga sa ating Panginoon, tayo ay sumusunod sa ating Panginoon, nag-a-abide sa ating Panginoon, tayo ay magbe-bear ng much fruit. Hindi lang basta fruit, kundi maraming bunga. Kasama na doon ay ang bunga ng Banal na Espiritu. Sabi po dito, if He can keep us from abiding in Christ, the living vine, our labors will be fruitless. Kapag napanatili ng kaaway na tayo ay hindi naka-abide sa ating Panginoon, tayo ay magiging fruitless. Hindi tayo magbubunga. Patuloy tayo mag-stagnant. At mararamdaman mo yung pagod. Hindi mo maramdaman yung kasiyahan sa gawain ng Panginoon. Mararamdaman mo yung burden. Pero kapag tayo ay nasa Panginoon, kapag tayo naka-abide sa ating Panginoon, nandoon yung fighting spirit. Nandoon yung kasiyahan na kahit walang kaunti lang yung sweldo mo, na kahit pagod na pagod ka na, na kahit minsan hindi mo na walang bumabalik at minsan hindi mo nakikita yung purpose, nandoon yung kasiyahan mo sa paglilingkod sa Panginoon. And that is the true happiness. Sabi nga, happiness is to know the Savior. Kapag kilala mo yung Panginoon, if you are with Christ, you will find the true happiness in life. Sayo pa dito, He doesn't mind so much if we are out teaching and preaching and doing the Lord's work just as long as we do not have personal time to spend with the Lord of the work. Diba? Yun yung ginagawa ng kaaway. Tayo ay madistract hanggang sa mawala na tayo ng time. Personal time na mag-spend tayo sa Panginoon para humingi tayo sa Kanya ng lakas. Humingi tayo sa Kanya ng ng renewal of the mind. Diba? So, yun po. So, we need to be reminded of these things. Ano? But, meron tayong solution for this dilemma. What is the solution for this dilemma? First,
putting God first. This is also one of the key. Ito rin yung isa sa mga susi para ating malaman kung paano tayo magpa-prioritize. Unahin mo natin yung Panginoon. And everything will follow. It is found in the book of Matthew 6 verse 33. This is one of the my favorite texts from the Bible. And ito po yung isa sa pinaka tinanim sa aking isipan ng aking pong lolo. At ito po yung daladala ko hanggang ngayon. Hanggang sa ako'y lumaki. Na sa lahat ng mga gagawin mo, sa ministry, sa pag-aaral, sa pag-serve sa ibang tao, sa pagtatrabaho, we need to put God first. No? Yun pa lang. Sa pag-priority, unahin mo yung Panginoon at malalaman mo kung ano yung sunod mo ipa-priority. Everything will follow. Wala na tayong iisipin pa. Ganyan yung pangako ng Panginoon. And I can testify po sa paghahawak po, sa panghahawakan, habang pinanghahawakan ko po itong promise ng Panginoon na ito, na kapag inuno natin siya, lahat na pa-follow na lang. Sa mga experiences ko po, tunay nga na akin pong na-witness kung gaano Panginoon kabuti kapag tayo naging tapat sa Kanya, pag inuna natin siya. Ang Panginoon ay hindi siya kagaya ng tao na napapako yung mga pangako. Ang Panginoon ay tapat sa Kanyang pangako. And dun pa lang, guys, you need to take note about these things. Kapag inuna natin yung Panginoon, doon mo makikita. At makikita mo kung ano yung guidance, yung leadings ng Panginoon. Usually po, kung may kwento ko sa inyo yung akin pong story kung paano ako nakapunta dito sa AUP. Ako po ay transferee. Galing na po ako sa labas ng doon po nag-aral ng 3 years sa Abada College sa Mindoro, sa Pinamalayan. And dahilan po kung bakit ako lumipat dito is nagkaroon po ako ng Saturday classes. Yun po yung naging isang dilema ko. Na nag-iisa po akong Adventist sa aming batch. And nagkaroon doon po sa dalawang subject ko, major subject ko, napunta po siya sa schedule na Saturday. Mahirap po kasi kapag hindi ko po tinake yun, meron siya mga prerequisite at hindi ko rin yung makukuha. At hindi po ko makagraduate. Hindi po ko makasabay sa mga kabatch ko. And that is the one, yun yung isa sa pinaka naging mahirap para sa akin ng desisyon. Okay, kung dapat ko bang ipagpatuloy yung pag-aaral ko doon. Dahil syempre, ako po ay, sa mga di po nakakaalam, ako po ay panganay. And pressured na po ako na gusto ko na po makapagtrabaho kasi gusto ko na rin makatulong sa aking mga magulang, gusto ko na makatulong sa aking kapatid na sila ay maiahon sa hirap ng buhay. Pero noona, hindi ko maintindihan yung ano ng Panginoon eh. But still, nung naalala ko yung pangako ng Panginoon na put God first. Ako po talaga yung nag-end. Ginawa po namin ang lahat at hindi po ako pumasok sa araw po ng Sabado. And because of my love to God, nagawa ko po yun. Dahil po yun sa pagpapalakit ng aking magulang na kanila pong tinuro sa akin kung ano ang kahalagahan ng araw ng Sabat. Kung ano ang kahalagahan na unahin mo yung Panginoon. And I'm so thankful po na meron po akong tatay, lolo, at magulang na siyang nagturo sa amin ng ganito. At yun nga po, to make the long story short, hindi po nagawa ng paraan. Yung request po namin ay mailipat ito. Kinausap na po ng pastor namin. Yun din po namin sa college na yun. But at the end of the story, hindi po kami napayagan.
ako po ay nag-transfer dito sa AUP. And nakita ko yung guidance ng Panginoon kasi nagpaalam po ako doon sa akin pong dean na lilipat na ako ng school. Sabi niya, saan school yan? Sabi ko, sa AUP po. And hindi sila familiar sa school na to, sa Adventist University of the Philippines. And nung nalaman nila na, wow, sila po'y walang ano, walang, wala talaga silang, hindi nila ako pinigilan. Sige, go, sige, mukhang dyan mas maano ka, mas ma-enhance yung ano mo, yung career mo, at mas mapagpapatuloy mo yung pag-aaral mo. Sabi nila ganun. So, nung nakita ko, dun sa sinabi ng dinayan, parang nakita ko, wow, the Lord is really working. Ano? And dun pa lang po, hindi ko inisip kung gaano kalaki yung pera na gagastasin sa pamasahe, sa paglipat dito, sa mga papeles na kailangan asikasuhin. But ako po ay walang pag-aatubili na buo yung desisyon ko na hindi po ako papasok sa araw ng Sabat. Ako po ay gagawa ng paraan. I know that God will help me to overcome this situation. And nakita ko po, pero nagkaroon po ako ng sitwasyon na distract po ko dun sa ginawa ng kaaway. Yung papa ko po ay ayaw niyang pumayag na ako'y lumipat. Kasi po siya din po yung nag-insist sa akin na pumasok ako dun sa alma mater niya. Usually, kung supposed to be dapat dito na ako sa AUP, tag-graduate ko parang ng high school. Pero pinush ako ng papa ko, dun ako sa Abada College mag-aral kasi yun yung alma mater niya. Pero yun nga po ang nangyari. But I'm still praising God na kahit na last minute na, nagkaroon pa rin ako ng chance ng kapag-aral sa Adventist School. Imagine, from elementary hanggang high school, ako po ay sa public school nag-aaral. And this is my first time na makapag-aral po sa ating school po natin, sa Adventist School. And I'm still nakita ko po yung guidance ng Panginoon, yung linis ng Panginoon na kahit gaano man ka-blurred, na hindi mo makita kung what, anong purpose, bakit ganun yung reason ng Panginoon na kailangan pang mangyari na madelay ako sa pag-aaral at mag-transfer pa ako dito. Supposed to be 1 year na lang, graduate ka na eh. Pero lumipat ka pa. Maraming mga tao po ang sinisisi ako na bakit ganyan yung decision mo? Hindi ka ba nag-iisip? Dapat mag-graduate ka na. Pero ako po, I'm still praying to God na Lord, give me strength na ma-overcome to. At napakita ko sa kanila kung ano po talaga yung stand natin bilang mga Adventist. At ngayon po, 3 years na po ako nag-aaral sa AUP. 3 years na po. And hindi ko po pinala pong pag-isisi. At lahat ng mga pangailangan ko ay pinaprovide ng Panginoon. At the end of the semester po sa pagtatrabaho ko bilang working student, kahit po naabot po yung mga expenses dito ng 30,000 pataas. Pero at the end of the sem, nakita ko po kung baano gumagawa ang Panginoon sa bawat isa sa amin. Nagiging zero balance po kami. Ako, especially experienced, nagiging zero balance ako at nawawaran ako ng utang. At yun po ay nakikita ko dahil sa blessing ng Panginoon. Ano? So, yun pa lang po, in this dilemma, kapag tayo po nahirapan sa pagpa-prioritize, kapag hindi mo na alam po anong gagawin mo, at ikaw ay distracted sa lahat ng mga bagay, ito lang ang ating kailangan gawin. Putting God first. And everything will follow. Now, making time with God a priority. Ito po yung panawagan sa atin na gawin natin na priority sa lahat ng oras ay yung pagkakaroon natin ng personal time with God. Sabi po dito, making time for daily devotion is not something we do so we can check it off our to-do list for the day. It's so we can know our Savior and King. Sabi, hindi natin ginagawa yung ating daily devotion para lang ma-accomplish mo yung iyong to-do list sa isang araw. Hindi lang yung ganon, kundi ang dahilan kaya tayo nagkakaroon ng daily devotion
evening, umaga at gabi ay para mas makilala natin yung ating Panginoon. Noong una po, hindi ko po naintindihan to. Ganun lang din yung ano yung purpose ko kung ba't ako ng devotional para lang magawa ko yung lahat namang gagawin ko sa maghapon. Ganun. Pero there is a deeper, and while reading this message po talaga, ako po personally ay na-bless at na-remind na the purpose pala kung bakit tayo nagkakaroon ng daily devotion is to know Christ, is to know more, knowing our Savior and our King. Diba? And also, sabi dito, do not leave your closet until you feel strong in God. Until we have this peace, we must not leave our time with Him. Ano po, sabi dito, wag daw tayong aalis sa ating room, sa ating bed, magmatapos yung ating devotional sa ating Panginoon, kasama yung ating Panginoon na hindi natin nararamdaman na tayo ay meron ng enough na strength. Ang tayo ay matatag na dahil sa ating Panginoon. Na meron na tayong peace in our heart. Ano? Kapag tayo ay nag-aaral, huwag nating isipin yung oras. Isipin natin na yung personal time natin sa Panginoon. Na we have commitment. We have appointment with God. Ano? Ang sinasabi nga dito ay, sa to-do list mo, huwag yung to-do list mo, huwag yung devotional mo yung mag-a-adjust. Kailangan ang mag-a-adjust yung to-do list mo. Ito yung gagawa ng paraan para patuloy na maging regular yung tagakaroon mo ng devotional sa ating Panginoon. At yun po ay sinabi na ating propetisa na si Mrs. Ellen White. And also, it is not about fitting Him around our agenda, but making ourselves available to His agenda. Wow, napakaganda pa nito mga kapatid, mga kabataan. Hindi natin gagawin yung pagkakaroon ng time para sa Panginoon para mag-fit sa ating agenda. No? Kundi tayo mismo yung gagawa ng paraan para maging available tayo sa agenda ng Panginoon sa atin. Kaya gagawa tayo ng maglalaan tayo ng panahon para mapakinggan natin yung salita ng Panginoon sa atin. We should give ourselves time to think, to pray, to wait upon God for renewal of physical mind and spiritual power. Diba? Darating talaga sa point na tayo ay alam mo yun, mararamdaman mo na tired ka na, na ikaw ay lugmok na lugmok, na ikaw ay pagod na sa pagtatrabaho, sa pag-aaral, nawawalan ka na ng gana sa buhay. Diba? Darating yung time na yun. Pero ang sabi sa atin, we should give ourselves time na makapag-isip, time to pray, time to wait na mabago ng Panginoon yung ating physical, yung ating mental, at yung ating spiritual power. Ano? Itong rest na to, yung rest na ating na inahangad, at yung matatagpuan lang sa ating Panginoon. Sabi nga yung rest na yon ay kung ating ibibigay sa ating Panginoon, lahat na ating mga burdens sa ating Panginoon, mag-spend tayo ng time na sabihin sa Panginoon lahat-lahat ng ating nararamdaman, nararanasan. Kung tayo ay uhaw, pagod na pagod na, gutom na gutom, not only physical, but spiritual, lumapit lang tayo sa Panginoon. At siya yung bibigay sa atin ng strength, ng lakas, bibigay sa atin ng joy in service, at ng fulfillment na kinakailangan natin. At sinasabi dito, we need the uplifting influence of His Spirit. Ano? Kailangan nga natin na everyday, daily,
yung daily na submission natin sa Banal ni Espiritu. Yung paghingi natin every day, yung outpouring of the Holy Spirit, kailangan natin yan. Because sabi nga, we can't do nothing kapag wala tayo sa Panginoon. So we need to cling to God. Gawin natin priority ang Panginoon sa lahat ng oras. Sayo pa dito. At anong resulta nito kapag ating ginawa ito? The worried frame and tired brain will be refreshed. Diba? Maranasan mo na ikaw ay na-strengthened. Na ikaw ay refresh. May bago kang pag-asa. Diba? Sarap sa feeling nung ganun. Na kailangan mo naman na mag-retouch. Kailangan natin yan. At yung burdened heart natin ay magiging magaan. Diba? Minsan talaga parang kapag ating sinasarili yung problema natin, ikaw ay sasabog ka na lang eh. Bigla ka na lang magsasabog. Kasi hindi mo siya shinare. Nayaan mo na ikaw lang sarili mo ang mag-overcome nito. But the truth is, hindi mo kaya ito without the help of God. So, because of the distraction na ginagawa ng Panginoon, ng kaaway sa atin, sorry, ay nawalan tayo ng time para mag-pray, para mag-wait dun sa renewal ng Panginoon sa ating physical, mental, spiritual. Diba? So, this is the time na kailangan po natin ito idulog sa ating pantay, humingi tayo sa Kanya. Napit tayo at humingi tayo ng uplifting influence ng Banal na Espiritu. And also, God worked miracle after miracle as we made our daily time with God our first priority. Na-experience nyo na ba yun, guys, na mga kapatid na kapag tayo ay nagtatrabaho o kaya nag-aaral o kaya kapag ginawa mong priority yung Panginoon, makita mo na may miracle na mangyayari. For example, illustration po ito. And one, this is also my experience. Kahit na na-late ako ng gising, pero nag-take time pa rin ako. Kahit 30 minutes or 1 to 5 minutes na nag-pray muna sa Panginoon. Or magbasa ng kanyang salita. Diba? Inuna mo yung Panginoon. Humingi ka muna ng lakas kasi feeling mo dry na dry ka, ikaw ay burden. But after mo na inahin yung Panginoon na nakapag-gain ka ng strength sa Panginoon, nakita mo yung miracle eh. Pagdating mo dun sa work, wala pang tao. Diba may mga ganong circumstances? Pagdating mo sa work o kaya sa school, di pa nagsimula yung klase, sakto yung dating mo. Ah, diba? Marami pong mga ganyan mga experiences tayo. Nakita mo yung working ng Holy Spirit ng Panginoon. Nagawa ng Panginoon ng miracle para magpakita niya sa atin yung kahalagahan ng pag-spend natin ng time. Gawin natin priority yung Panginoon sa atin pong buhay. The great people of the earth today are the people who pray. Diba? Ang pinaka dakilang tao, great people sa ating mundo ngayon ay yung mga tao na nag-take time to pray. Not the people who knows to pray, not the people who understand pray, but the people who take time to pray. Di ba po? Kasi po, sabi, no one is safe in a day without a prayer. Tayo po ay safe kapag tayo nananalangin. Sa lahat ng mga tukso, sa lahat ng mga trahedya na darating, tayo po ay safe. Basta tayo po ay naging panalanginin kagaya ni Daniel. And meron po tayong isang halimbawa sa atin, isang mighty man of prayer example. At walang iba po kundi si Jesus Christ. Alam natin kung gaano ka-dedicated yung Panginoon sa panalangin. Natipong sa isang araw, walang
minuto, walang segundo na lilipas na hindi siya nananalangin sa Panginoon. Doon yung takot niya na mawala yung kanyang connection sa ating Panginoon. Gusto niya lagi nakakonekta sa Panginoon. And ganun din, same thing din, ganun yung gusto ng Panginoon na maranasan natin, na maramdaman natin, na lagi natin siyang gustong kausap. Kahit tayo nakapikit, ngunit yung isip mo na umusap sa Panginoon habang tayo inasa jeep, habang tayo naglalakad, habang tayo tumatakbo, habang tayo nakahiga. We are talking to God. So, yun po yung kahalagahan ng communication sa ating Panginoon. At nakita natin, 'di ba, yung panalangin talaga ng Panginoon ay doon siya ang kanyang place talaga sa Gethsemane, 'di ba? Doon siya yun yung kanyang place talaga, holy place talaga ng panalangin. Na kung saan doon talaga siya nang take time, magdamag siya, nakikipag-usap sa Panginoon. So this is a challenge for us din. At yun yung reminder sa atin ng Panginoon na magkaroon tayo ng time. Mag-spend tayo ng time sa ating Panginoon. And sometimes we think we are too busy to pray. That is a great mistake. For praying is a saving of time. Ito po ay according to Charles Spurgeon. Totoo. Minsan iniisip natin na tayo ay napaka-busy ko na, wala na akong panahon para mag-pray. Hindi na pa siya yung oras ko. Dami ko pa dapat gawin. Pero mali pala tayo dun. Dahil ang pananalangin ay siya yung nag-receive ng ating panahon, ng ating oras. Diba? Anong dumating po sa time na talagang naging workaholic ako, dati, I can testify na dahil sa sobrang kapagodan sa pagtatrabaho, darating ka sa dorm na gusto mo na lang matulog, magpahinga. At iniisip mo na, Lord, pagod ako ngayon. Sana po maunawaan niyo ako. Akala ko okay yun dati. Naintindihan ako ng Panginoon. Pero na-rebuke ako while I'm studying these words. Talagang sabi ko sa Panginoon, wow, Lord, patawarin niyo po ako. Ako yung lumalayo sa Panginoon. And nanalo yung kaaway sa akin na maging distracted ako being a workaholic person. Hanggang sa mawala na yung init ng pananampalataya, hanggang sa unti-unti ka na lumayo sa Panginoon, hanggang sa mawala na yung ignite, yung fire, burning fire sa puso mo, yung pananampalataya. Wow. And that's the dangerous thing na darating sa buhay natin bilang Kristiyano. Kapag dumating po tayo sa point na tayo po ay na-distract, mawalan tayo ng panahon para sa ating Panginoon, tuwang-tuwa po yung kaaway sa atin. Hindi po yung gustong-gusto niya. Dahil our time is short and we are in the end time. Kailangan po natin ang presensya ng ating Panginoon. Ayan. Sabi po dito, if God is truly going to be free to work powerfully in our lives, something has to change. And that is our priorities. Ang Panginoon, gustong-gusto niya na tayo ay siya ay gumawa sa ating buhay. Na siya mismo yung mag-drive sa ating buhay. Willing siya na siya mismo yung mabuhay sa iyo powerfully. Tulungan ka na ma-overcome ang lahat. Pero isa lang yung gusto ng Panginoon. Gusto niya na mabago yung ating priority. Kasi hindi magagawa ng Panginoon yun sa atin na siya yung mag-work sa atin powerfully in our life kapag hindi natin siya priority. Meron tayong ibang priority. Ganun. So bilang mananampalataya po, ito po yung challenge sa atin ngayon ng Panginoon na sa kabila po ng mga distraction, bilang mga kabataan, marami na pong lumalabas sa mga online games, yung mga iba't ibang mga nagkakaroon ka talaga ng interest. Ngunit, huwag natin kakalimutan na gawing priority ng Panginoon sa lahat ng oras ng ating buhay. And sabi dito, for my conclusion,
our youth is no time to pray, no time to watch, no time to search the scripture. They are altogether too busy to make the necessary preparation for the future life. Diba? Totoo. Totoo po sa atin na wala na tayong panahon para sa Panginoon. Minsan nakalimutan natin mag-pray. Na bawat pagkagising natin, dapat una nating gawin ay mag-pray bago tayo maghilamos, bago tayo umalis sa ating bed. Meron tayong time para magbasa ng Biblia, para kumuha tayo ng lakas at maging guided tayo sa ating buhay. Dahil tayo po ay abala sa pag-prepare natin sa ating future life. Tayo yung gumagawa eh. Na dapat ito yung maging future ko. But we need to surrender everything to God and let God made your future. Ayan, sabi nga po dito sa mga quotation na to. If God is all you have all you need. You know? Totoo po, naranasan mo yung contentment. Yung sabi ni Apostol Pablo, kailangan mo natin na makontento. Kapag meron kang Panginoon sa buhay mo, wala kang nanghihilingin pa. Kasi the Lord will provide everything that we need. The Lord is your strength. The Lord is your salvation. The Lord is your shepherd. He's our shepherd. And also, sabi pa sa Psalms 139 verse 17 to 18, how precious are your thoughts about me, O God. They cannot be numbered. They outnumber the grains of sand. And when I wake up, you are still with me. You are always on God's mind. Ano po? So, ayan, kapag tayo pa nakakaranas sa mga distractions sa ating buhay, huwag natin kakalimutan na lumapit sa Panginoon at unahin siya lagi sa ating buhay. So, yun lamang po. Diba po ay sa akin pong ma-exting mensahe ay tayo pong lahat ay na-bless sa gabing ito. Muli po ay magandang gabi at may pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Amen. Amen. Thank you so much, Sister Naismith. Sana napakaganda, napaka-inspire na mensahe para sa ating lahat. Lalo't sa ating mga kabataan na nakikinig sa mga oras na ito. Okay, so ngayon po ay dadako tayo sa reflection tungkol sa naibahagi na mensahe ng ating speaker. Unahin natin si Brother Ilishan. Anong iyong natutunan o yung gusto mong ibahagi tungkol sa mensahe na na-share sa atin sa gabinitan ni ating Para po sa akin ay yung sarili ko po ay tinamaan po ako doon sa paglalaro ng ML na nauubos po yung oras ko sa paglalaro ng ML. Minsan ay hindi na ako nakakapag-pray sa gabi bago matulog. Ang sasabi ko lang po ay sa mga kabataan po ay maglaan po tayo ng oras para sa Panginoon. Huwag po nating kakalimutan ang Panginoon at lalong-lalo na po sa panahon ngayon tayo mga kabataan po yung inaano ni Satanas, yung target ni Satanas na atin pong dinidistract po tayo kung lalong-lalo na po sa internet ngayon madami na pong lumalabas na kung ano-ano, halos lahat po ay nasa internet na. Sa akin lang po ay huwag po natin kakalimutan ang Panginoon. Yun lang po. Ayun. Ganda rin ang nakuha na lesson ni Brother Ilishan sa mensahe. Ano? So nga na kinakailangan nating mapagpanagumpayan ang mga distractions na ating kinakaroon bawat araw. At ngayon, Sister Nika, hindi ka bang mag-share ng iyong reflection o takeaway sa message na iyong narinig? Kung okay na ang iyong internet? Palagay ko ay may internet
difficulties pa rin ang ating kasamahan na Sister Nika. So ngayon ay tingin tayo sa mga viewers natin sa gabing ito, ang kanilang mga reflection. Unahin natin merong reflection dito. Si Sister Lynn, sabi niya, isa sa mga mahirap iwasan ay ang distraction sa loob ng pamamahay. Totoo, di ba? Sa loob ng ating pamamahay, marami talaga. As mismo sa personal pangalang natin, di ba? Sa phone natin, nariyan na yung maraming temptation, distraction na makakakuha ng ating precious time para ilaan natin sa pagpe-pray, sa pag-aaral ng matinding na salita ng Diyos, at yung pag-i-share natin ng magandang balita tungkol sa iba, tungkol sa gospel, di ba? At yung pakikipag-socialize natin. At sabi niya pa, sabi niya, alam nating Diyos dapat palagi ang ating inuuna. Kaya hindi dahilan na marami tayong ginagawa, na maraming distraction na pumipigil sa atin para paglingkuran at pagsilbihan siya. Tama, ano ang sinabi nito ni Sister Lynn. Tunay nga na kapag kainuuna natin ang ating Diyos, dapat ay hindi tayo padala sa maraming distraction na pumipigil sa atin. Siyempre, kinakailangan ay buong puso, nakasurrender tayo sa ating Panginoong Diyos. Ano, at hindi natin nahayaan yung mga distraction na pigilan tayo. Hindi, patuloy tayo sa pagpe-pray, ating panalangin, upang maiwasan natin ang tukso. Sabi sa Bible, kapag ka tayo ay lumapit sa Panginoon at ni-resist natin ang devil, ay wala siyang magagawa. Kung tayo nasa panig na ng Panginoon, hindi niya tayo pwedeng kunin pa. Yan, maraming pangako ang binibigay sa atin ng Panginoon. Dahil dyan, ituloy ko na rin, ako na rin ang magre-reflect at bibigay ko yung aking takeaways. Napakagandang message na ating narinig mula kay Sister Naismith sa gabing ito. Tapos sa akin ay napaka-importante na meron tayong connection sa ating Panginoong Diyos. Nice kong ibahagi. Yan ang nasa Desire of Ages, page 324. And I quote, sabi dito, the only defense against evil is the indwelling of Christ in the heart through faith in His righteousness. Kung ang ating landaw na tanging depensa, hindi yung ating sarili na pagkakatiwalaan natin, kaya ko nang i-resist yan, palagi naman ako nagpe-pray eh, palagi naman mag-aaral ng Bible, hindi ganun. Kundi yung paninirahan ng ating Panginoong Jesus sa ating puso, pamagitan ng ating panampalataya sa Kanya, na tayo ay Kanyang tutulungan na maging mapanagumpayan ng mga distraction at ang mga masasamang bagay na gawain na ating ma-overcome. Sa pagpapatuloy, hindi na kasi kasya doon sa comment section. Nais ko lang ituloy pa ang passage na ito. Kasi napakaganda. Sabi, we can never resist the unless we become vitally connected with God, we can never resist the unhallowed effects of self-love, self-indulgence, and the temptation of sin. We may live off bad habits for the time. We may part company with Satan. Maaari nga na maiwanan natin panandalian ang mga bad habits, mga temptation. Pero sabi pa dito, but without a vital connection with God. Ibig sabihin yung talagang malakas na connection natin sa ating Panginoong Diyos. Yung kahalagahan ng connection natin sa Kanya. Kung wala ito, sabi to the surrender of ourselves to Him moment by moment. Sabihin, bawat sandali ng ating buhay, kinakailangan magpasakop tayo sa Kanya. We shall be overcome. Kung mawagli tayo isang segundo, di ba, kung ano na yung temptation na naisip natin sa isip natin. Kaya nga ito tinatawag na distraction. At kagaya nga ng topic ni Sister Mith, paano natin ito ma-overcome? Ay yung moment by moment, we should abide in the presence of Christ, di ba? Dahil kapag tayo nakakonekta sa Kanya, kagaya ng kapag ang ating mga gadgets nakakonekta sa Wi-Fi, di ba meron nakaka-stream tayo, nakakapag-browse tayo sa internet. Tayo din, magkakaroon tayo ng strong, kung mayroon tayong strong connection sa ating Panginoong Jesus, ay magagawa natin ng mga mabubuting bagay at madedepensahan ang mga masasama. Without a personal acquaintance with Christ and a continual communion, we are at the mercy of the enemy and shall do his bidding in the end. Kaya kung
wala tayo sa presensya ng ating Panginoong Diyos, tayo, walang iba, ay nasa presensya ng kaaway. At ayaw natin na mangyari ito dahil kinakailangan na tayo ay pumili. Kung tayo ay wala sa panig ng ating Panginoong Diyos, wala namang middle ground. Ang ating Panginoong Diyos hindi tumatanggap ng sa gitna ka lang. Sabihin, kung ikaw ay hindi sa akin, hindi ikaw ay laban sa akin. Hindi tayo pwede, hindi natin, sabi nga ni Jesus Christ, hindi natin parehas na pwede paglingkuran ang Diyos at ang mundo. So, yun lang. At Sister Nika at Alicia, baka meron ng okay na yung kanyang internet connection? Oo po. Ayun, sige. Maaari mo bang i-on ang iyong camera kung kaya? Hindi po talaga, Kuya Louie. Eh. Ay, hindi kaya. Pero oh, sige, mag-share okay pa lang. Po ba? Mag-share pa po ba? Oo, sige. Ano yung iyong reflection? Go on lang. Kasi po kanina, nung sinabi ni ate speaker natin na panganay, na yun nga po nakakaranas sa mga ganon. Sobrang hirap nga po ng tapos ikaw lang po yung Adventist sa inyo, tapos iniisip nyo po na dapat magtrabaho na agad para makatulong, ganun-ganun po. At isa din po sa mga distraction na relate ay yun pong umaga pa lang, hindi Bible yung nahahawakan, which is ang nahahawakan po agad ay cellphone, tingin po ng notifications, tingin po ng messages, ayun po, at yun din po, kasama rin po sa isa pong distraction is yung pagiging workaholic nga po na sabi ni ate, lalo na po sa mga working student, kasi po nagsisimula na rin po ako maging working student eh. Ayun po, isa po sa mga nagiging distraction kung bakit po tayo nawawala ng time para po magkaroon ng time sa paglilingkod po sa Panginoon. Yun lang po. Ayun, thank you so much, Sister Nika. At babalik ko muli sa ating speaker na si Sister Naismith para sa kanyang final words. Ayan, so ang ganda makinig sa inyong mga reflection, guys. I'm really learning a lot too. But we should be thankful. Naging masaya tayo kapag nakaranas tayo ng mga distraction. Ibig sabihin, nasa Panginoon tayo. Amen? Dahil yung kaaway gumagawa ng paraan para tayo mapalayo sa Panginoon. Pero kapag tayo hindi nakaranas ng mga distraction, mga challenges, tayo yung mangamba na. Dahil ibig sabihin tayo nasa kaaway na. Diba? So we should be grateful and thankful. Amen. Na nandyan pa rin yung Panginoon para tayo i-remind ngayong gabing ito. And also, I just want to share with you the popular verse found in Philippians 4:13. I can do all things through Christ, which strengthens me. Talagang lahat ng bagay at magawa lamang, not in our might, not in our power, but the power of Christ alone. So, yun po, nawa po ay ngayon ay tayo po'y ma-remind, na-remind tayong lahat at muli nating i-regain. Magkaroon tayo renewal sa ating pong pananampalataya ngayon na sa ating pong naranasang mga pagsubok. Lalo na sa modern times ay talaga namang marami talaga, sobrang dami ng mga distractions. Pero I believe na kapag tayo nasa Panginoon, we will survive. Amen. Okay, so ngayon naman po ay tayo ay dadako sa pag-greet sa ating mga viewers. Na po ay narito po si Sister Tess de la Cruz na ating nakasama. Thank Sister Tess sa pag-subaybay sa ating programa, sa pagsama sa amin sa prayers ng programang ito rin. At ganun din si Sister Maria. Thank you, Sister Maria, sa yung pag-prayer up. And ganun din si Brother Badon Inson. Okay. Narito din po si Brother Tony Anthony. And ito si Brother Tony Anthony. And dito po ang page ng ating Central Quezon 2 District. And alam ko na ang ating pumbuting pastor, si Pastor Jubes Prada, ang ating po nito ay bumati. Good evening and God bless. Thank you po sa support, Pastor Jubi. At si saan po nating nanood, si
taga-sumubaybay sa atin, Sister Pearl de la Torre Paras. Ayan. Thank you po, Sister Pearl. Ganun din po si Sister, I'm not sure kung lalaki po siguro to, Brother Robbie Gawin Masculino. Ayan. And of course, ang ating pong pastor. Thank you po, pastor, sa pagsama sa amin. Thank you, prayer sa gabing ito. Successful po muli ang ating program. Ayan nga po, ang naging reflection kanina ni Sister Lynn. Then, si Maribik Piones. Ayan, Sister Maribik Piones, ating nakasama. Ganun din po si Advent. Ayan, si Angel Advent Marso. Thank you, Advent, sa pakikinig sa amin. And response ng ating Central Quezon 2 na page. Okay, and Sister Esther Samonte, ating nakasama. At thank you, Sister Esther, sa inyo pong pagsama sa amin sa inyong prayer request. Okay, at ang response ni Sister Lynn. Okay, at ngayon po ay tayo dadako sa mga bago tayo mag-pray. I think nawala ng internet connection si Sister Naismith. Okay, pero hopefully makabalik siya. So ngayon ay dadako tayo sa ating prayer and thanksgiving. Tanungin natin ang ating mga kabataan dito, si Brother Ilishan or si Sister Nika, kung meron silang prayer request dahil wala tayong natanggap na prayer request o thanksgiving sa ating viewers, sa ating comment section. Salamat po. Patuloy na pag-iingat at mga pagpapala sa atin. Eh na pwede pakiulit sister Brother Ilishan? Hindi ko narinig eh. Pero nung problem ang aking earphone, yeah, hindi ko narinig. Sige, pwede may prayer request ka ba? Salamat po sa patuloy na pag-iingat at sa mga biyaya. Hindi ko sure kung sa akin lang yun. O hindi nyo rin ba naririnig? Try ko muna si... Hindi ko kasi narinig ulit siya. Try ko muna si Sister Nika. Kata ka, Sister Nika? Yes po, Brother Louie. Nakikinig po kita. Naririnig. Brother Louie. Naririnig po kita. Nakikinig po kita. Ikaw po'y aking naririnig. Nika! Hello, okay. Nagkaroon siguro ng problems sa mga audio ninyo. Pero try nga natin ulit ngayon. Salita nga kayo kung ako'y inyong naririnig. Naririnig ka po namin, Brother Louie. Mika? Naririnig ka po namin. Ikaw nga, Sean? Opo, kinig po. Okay.
prefer? Bakit? Okay, kakaroon po tayo ng konting technical difficulties sa ating audio, pero hinintay rin natin si ating speaker para tayo ay pag-pray sa ating closing prayer. Bago po tayo magtapos.
Ayan, so tayo po ay dadako sa ating pangwakas na panalangin. Hindi na po makakabaliks ang ating pong guest speaker, si Ate Smith, tulad po sa problema sa kanyang internet connection. So tayo po ay pre-pray na sa ating pong pangwakas na bagay. Tayo po'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, maraming salamat po sa iyo pong paggabay sa amin, sa aming po naging programa sa gabi pong ito. Tapos ko po namin pinupuri sa iyong kakilaan, katapatan sa amin. At magpapasalamat po ang ating pong mga kasamahan sa inyo pong pag-iingat at paggabay po sa inyo pong biyaya na patuloy na ipinapamalas sa amin. Nawa, O Diyos, ay gabayin niyo nawa po kami sa aming pang-araw-araw na pagtatrabaho, pag-aaral. Nawa pong patuloy na pagkalinga at pagpapala ang aming maranasan. Nadalangin po namin, O Diyos, na palain ninyo ang po mga kaibigan, mga kasamahan sa programang ito, patuloy na pagpalain ng bawat isa at matamasa namin ang iyong patuloy na pagpapala at pag-iingat sa lahat ng aspeto ng aming pamumuhay, O Diyos. At langin ko nawa po na pagpalain ang bawat pamilya, kung mga kapatid na sumusubaybay sa aming programang ito, sumusuporta sa natin ng kanilang kalusugan at tagunan ng kanilang mga pangailangan. Panginoon, dadalangin ko rin po ang aming kalagayan sa mundong ito. Patunay na nalalapit na ang iyong pagdating pagkat kabi-kabila ang nagiging trahedya. Nariyan po ang pagbaha sa China, nakaraang linggo lang kahapon sa Batangas, ang patuloy na naranasan namin masamang panahon dulot ng habagat at may paparating pa ay sa balita, super typhoon, nawa O Diyos ay iligtas mong iyong bayan at yaknak pamakang ito. Tuloy kami nananalig sa iyo, O Diyos, na kami ay inyong gagabayan. Kung magkagayon ay kami mahandas lalapit na pagdating ninyo. Salamat O Diyos sapagkat didinggin ninyong aming dalangin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ayan, so tayo po ay nasa wakas na ng ating programa at kami po ay babati lamang sa ating viewers sa huling pagkakataon. Okay, kami lang dalawa ni Brother Elishan ang natira dito. Sige, baka may akong gusto i-shout out at batiin sa iyong mga kaibigan na nanonood ngayon, Brother Elishan. Sige. Okay. Ayos lang. Sige. So, kami po ay namamahalam na sa mga oras po na ito sa ngalan po ng aming buting pastor na si Pastor Juby Estrada at ng ating pong admin ng programa pong ito na Youth I Will Go Team Stocks, si Sister Ivy Manahan. Kami po ay giiwan ng mga katagang nawayo. Managana tayo patuloy sa biyaya ng ating Panginoong Diyos at nawa po ay magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo sa ganito pong oras muli ng ating programa na Teen Stock. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa at paalam po.